Magandang araw po ng panggagawa uli, mga sir. Ito po, Roser 135, ang sabi po nila, lahat ng mga Roser tagasin, sirain. Ang problema po nito ay tagas. Tumatagas po yung cylinder base gasket dahil parati po siyang nayuyupi o nasisira nga, nadideform. Ngayon, meron po akong ginagawa dyan. Isishare ko po sa inyo na sana pag na-try nyo na rin po, sana effective sa inyo. Pero sa akin po, sa tagal ko na rin naman gumagawa nito mga roser na ito. Ganito lang po ang ginagawa. Ususukatin, kukuha po kayo ng talim ng lagari. Titingnan nyo po yung step niya dun sa pinaka-gitna ng crankcase. Meron siyang matalas. Yan po kasi yung isang pinagmumula ng leakage. Yung pinakagitna po, yun lang kasi yung tumutukod. Tapos, dun sa kabila, may angat din po siya. Yan, matitesting nyo naman po yan. Pag tinapatan nyo siya ng talim ng lagari, makikita nyo yung kaunting angat dahil meron siyang matalas na parte. Yan, pag tinulak nyo yung laghari, talim ng laghari, sasabit siya rin sa pinakagitna, yung dugtungan ng center na crankcase. Yan, isa po yun sa nakaka-apekto dun sa base gasket natin. Kaya nagkakaroon palati ng paulit-ulit na tagas. Dahil meron nga pong angat, ang gagawin natin, lilihahin nyo lang po siya ng 1,000, yung pinakapino na liha, para mawala lang yung pinakamatalas niya na kanto nang hindi na i-stress yung gasket natin pag hinigpitan. Yan. Kukuskusin nyo lang po ng bagya kasi baka mapalalim naman ay kailangan po mawala lang yung matalas. Yan. Doon po sa mga hindi pa nakakalam, tapos nagpagawa na po kayo, tapos tumatagas ulit. Ganyan lang po ang gawin ninyo. May epekto naman po yan, tatagal yung gas, yung base gasket ninyo. Yan, isa po yan sa faktor na kaya tumatagas yung cylinder base gasket doon sa cylinder base gasket na parte. Dahil dito sa kabila, dito sa may oil passage, yan lang po yung tumutuo, yung lumalapat sa adya sa dulong yan. May angat doon sa kabilang parte. Gagawin nyo lang po, di paulit-ulit lang na pagliha hanggang sa mawala yung medyo mataas na parte. Masasalat nyo naman po yan, madadamdam nyo pag hinawakan nyo yung gitna na crankcase na yun. Pag medyo mataas pa po, ulitin nyo lang sa paghasa. Ayan nga po pala, hindi ko na tinanggal yung piston. Gawa ng bubuhin ko na sana, ay naisipan ko i-share sa inyo. Dahil kalimitan sa mga group, pag nababasa ko nga, kalimitan sakit na nga ni Roser ang tagas. Hindi, sa bagay, hindi lang si Roser, si CT125, yung Boxer CT150. Kalimitan po yung base gasket talaga ang nagiging problema niyan. Kaya kung pwede rin pong i-apply yan sa CT125 at sa Boxer CT150, i-check nyo lang po. Minsan sa NS160 may ganyan din problema. Basta i-check nyo lang po yung pagitan ng crankcase para pantay yung lapat nya. Utay-utay lang po ng pagliha hanggang sa makuha nyo yung pinaka-smooth pag hinawakan. Tapos subukan nyo rin itulak uli yung talim laghari. Pag may sumasayad pa, medyo hasa pa ng konti. Kung wala naman, di okay na po yun. And then, pag okay na po, dito naman tayo sa gasket na ginagamit. Ako po, hindi ako gumagamit ng genuine sa base gasket.
kung kulay blue. Kasi meron pong lumalabas si gawa sa akin na kulay blue. Medyo mabilis po siyang ma-deform. Yan, yan po yung isa, yung black. Tapos minsan may green. Yan, yan po matitibay na yan. Mas matibay yan kaysa rin sa kulay blue na genuine ng baja. Pero yan po, replacement naman yung kulay blue na yan. Ang kabila niyan ay green. Yung sa genuine ng Kawasaki, ng baja, may green, may gray. Tapos, dyan naman po sa guide, idadagdag ko na rin. Yung ganyang klase po ng guide, matibay na yan. Meron kasing isang klase yung manipis, mabilis din pong masira yon. Kaya kung magpapalit kayo ng base gasket, palitan nyo na rin ng guide na matibay. Para hindi pa ulit-ulit ang gawa. Tapos sa timing chain, kung hindi pa ganyan yung itsura niya, palitan nyo na rin. Tapos dito naman tayo sa my cam. Sa paghihigpit naman po. Isa pa rin pong factor na nakaka-apekto dyan sa pagtagas ng langis sa base gasket ay ang torque values ng cylinder head bolt. Kailangan po meron kayong specified torque na sinusunod. Ang ginagamit ko po dyan, 12 foot-pounds lang para eksakto lang yung hapit niya dyan sa apat na tornilyo na mahaba. Kasi yung 12 foot-pounds po, sakto na yun. Pag napasobra over torque, nayuyupi nga po yung gasket hanggang sa tumaga siya. Tapos yan po medyo maikli na cylinder head bolt na yan, 13 foot-pounds po ang gamit ko dyan. Yan, minsan, basta kailangan po hindi talaga yan overtorque kasi yung may bilog na yan, nadideform pag sobrang happy talaga. Kasi ang hahabulin mo, yung para hindi tumagas, kaya lang naapektuhan yung butas ng rocker shaft. Minsan, pagka sa katagalan po yan, nagsisira yan ng camshaft bearing o kaya hindi mo na maipasok yung rocker shaft. Tapos sa washer naman po, idadagdag ko na rin yung special washer na yan. Sa pagkakabit po ng washer, halimbawa na ikabit nyo na po yung cam gear, naapektuhan po minsan yung yan po yung pinaka-unlock kapag kabaligtad yung special washer ng camshaft. Kasi dapat po yan ay pa-taob yan, pa-ganyan. Ngayon, pag naikabit nyo siya ng patalikod, kahit higpit na yung camshaft bolt, uuga pa rin yung camshaft gear. Dahilan para mabungi yung pinaka-unlock. Minsan po may nagagawa akong ganun, tumukod yung barbula kasi nawala sa timing, nawala na pala sa, naputol na pala yung lock nung camshaft gear. Yan, sinishare ko lang po. Yung iba po yung hindi pa nakakarana siguro ng ganun. Yan, yan po ang tama. Sa hindi ko na po pinakita yung pagbubuo, gawa ng halos lahat naman po sa atin marunong ng baklas kabit. Yung mga ibang points na lang po ang isinishare ko. Yan, yan po ang tama talagang kabit ng special washer. Then doon naman po sa tagas sa cylinder head cover, ang ginagawa ko po dyan, yun, ginagrinder nga yung cooler. Yung lalagyan po nung yan, yan po yung cooler. Oh. Babawasan nyo lang siya. Ipapantay nyo lang dun sa engineering plastic. Para paghapit nyo nung tornilyo, hapit din po yung cylinder head cover. Lalapat siya ng maayos. Pero konting tabas lang po yan. Halos mga 0.5 mm lang po ang tatanggalin nyo. Kasi pag nasobrahan naman po yan, mababasag yung engineering plastic o madideform. At sana po yung makatulong ito sa inyo nang hindi na maulit yung paulit-ulit na tagas ng inyo pong motor. Pa-like, subscribe, and share na lamang po kung sakali pong nakatulong sa inyo.
Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po ulit. God bless.